have a great day, everyone. I'm Mr. Michael Paul Buraga, your national debate winner. So let's start. Welcome back again to my YouTube channel, guys. So now I'm gonna perform to you the configuration for UC2 for computer system network. So let's start. Our topic for today, guys, ay magko-config muna po tayo ng computer name ng ating computer client using of our keyboard in shortcut command Windows E. And then on this PC, i-select lang natin ang ating cursor ng mouse, right click and click or select the properties button or the properties text box. After we select the properties, ang gagawin naman po natin, as you can see on the computer name, domain and workgroup settings, under the computer name, papalitan po natin yung label na desktop. We're gonna to do, on the right side, meron tayong makikita o mapapansin, change settings, select natin yan. And then, under the computer name tab, below on the right side, they have a change button, select po natin. And then, from computer name, we're gonna type is client. And under the member of, from the workgroup, or inside of the text box of workgroup, pwede naman po natin still nakalagay workgroup, pero for me, I will suggest to change it. Ang ilalagay ko na lang, CSS. Optional na lang po sa inyo yan. Also, pag-perform. After natin i-type ang computer name na client at workgroup ng CSS, what we're gonna to do is to select the OK button. OK. And then, we got here, welcome to the CSS workgroup. Select the OK button. Your computer will request to start, so we're gonna to do is select the OK button again. And below of the system properties, may mababasa po tayo yung changes will take effect after you start your computer. So what we're gonna to do is to select the close button. Close button. And then, we're gonna select the restart now to restart our computer. Restart now. At pag restart na po ang ating computer client. And then, now guys, nakalagay ng ating computer client, which is the computer Windows 10. What we're gonna to do is to confirm and check kung nagpalit na nga ang computer name ng ating client. So, in our keyboard, shortcut key, Windows E. On this PC, gagawin na ulit natin, highlight lang natin yan, o kaya pwede rin naman po dito, right click, properties. Ayan, kung mapapansin po ninyo dito, the computer name now is officially client. At natapos na rin ang pagko-configure para sa pag-rename ng computer client. Ganun din naman po ang gagawin natin sa ating computer server. So, let's proceed. In computer server, Windows Server 2012 R2, pwede po natin i-select on the lower portion on the taskbar, the file explorer or the folder. Pagka-select on this PC, right-click, properties. And then, on change settings on the right side, from computer name, ganun din ang gagawin natin, papalitan po natin siya. Kaya ang itatype ko, in my computer name, under the computer name, they have a change button, select po natin. It's because this is the procedure to change our computer name. Under the computer name, burahin ko po yan at ang ilalagay ko ay server. And then, under of member of, from workgroup, ilalagay ko na lang po instead of workgroup, CSS. After that, mapalitan ang server at CSS, select OK button on the lower right side. At magkakaroon ng confirmation. Welcome to the CSS workgroup. What we're gonna to do is to select the OK button. Magre-request po siya to restart our computer. What we're gonna to do is to select OK button. Okay? And as you can see, below of the text box, may nakalagay dito, changes will take effect after you restart the computer. Select close button. You must restart your computer to apply these changes. Select restart now. At magre-restart na rin po ang ating computer server. Hihintayin na lang po natin matapos yan hanggang sa makabalik at makapag-login ulit tayo.
Now what we're gonna to do is to select the Control Alt Delete to our keyboard. Control Alt Delete. And then we will type the password. But before we proceed, for the reminder lang guys, tatandaan po natin ang ating user account ay administrator. At ang password ay ano? At ang password na nilagay ko ay admin 2023 at bakit ka po pala? Yung ako ay nag-format ng aking computer server, nag-request ang computer server na magbigay ng password. Kaya ang nilagay kong password ay admin 2023 at depende na lang din po sa pag-perform o proseso ng pinapagawa sa inyo ni assessors o ni trainer. Tatandaan, ang user account ay administrator ng mismong server at ang password na ginawa ko ay admin 2023 at we're gonna to do is to select the arrow key or enter button. Enter! At papasok na po siya sa ating computer server. As you can see, this is the environment of our computer server. Automatic, may magpa-pop up yan in every time na nagla-log in tayo sa ating computer server. Ang gagawin na lang natin dyan, i-close na lang natin after mag-pop up nun. To confirm guys, na napalitan na nga natin ang computer server, ang gagawin po natin, the shortcut key command of our keyboard, Windows E. And then, under this PC, select natin yan, or highlight, right-click, properties. And as you can see, from computer name, kanina nakalagay Win, at may mga digit or symbol o letter, ngayon, server na. Ibig sabihin, ang word root na rin natin ay CSS na. Therefore, tapos na po natin palitan ng computer name, ang ating computer server, at ang computer client. That's it! Well done! Paalala, ang proseso na ginawin kanina ay part po ito ng COC1 for the install and configure computer systems. Bakit po? Sapagkat sa level na yon, kailangan mapalitan natin ang computer name. Mahalagang nililabel ang computer ng server at ni client. Ngayon guys, ang topic naman natin na ituturo sa inyo for today's video is all about for the setting up for the Windows Firewall. So, let's start! Ang gagawin muna po natin, under the computer client, on our system tray, on the taskbar, on the right side, may makikita po tayong o may mapapansin po tayong internet icon. I-select lang natin o itapat lang ang cursor ng mouse, right click, and select the Open Network and Sharing Center. After that, inside of the Network and Sharing Center folder, magpo-proceed muna po tayo sa pinakababa. On the left side, we will see the text word of the Windows Firewall. I-select po natin yan. And then, let's proceed for the second layer. The allow and app or feature through Windows Firewall located on the left side. Select it. And then, under the allow apps to communicate through Windows Firewall, meron po tayong chachikan, kaya lang may problema, naka-high. As you can see, hindi natin mapipindot, kaya naman ang gagawin po natin, on the right side, in the upper layer, meron po tayong pipindutin na change settings button. Select po natin nang sa ganon mag-unhide ang mga gagawin natin. At pwede na po tayo magsimula para chika ng mga sumusunod. In our computer client under the Windows Firewall, chachikan po natin una ang file and printer sharing. Paalala para hindi po kayo malito, by alphabetical order ang gagawin natin. Kung ano ang unang letra ng unang word, yun po yung pagkakasunod-sunod para hindi po kayo malito. So again, file and printer sharing. Kailangan yung tatlong box na yan ay naka-check. After ng file and printer sharing, scroll down lang ho tayo. Check-checkan naman natin guys ang net logon service. Isa po ito sa napag-aralan ko na kailangan madagdagan. Check-checkan natin. Check-checkan rin natin
ang network discovery. Scroll down tayo. After nun, checkin naman natin ang remote desktop. Letter R. After po natin machikan ang remote desktop, checkin naman po natin ang Windows Firewall Remote Management. Letter W. Scroll down lang tayo. Windows Firewall Remote Management. At ang ikahuli, scroll down ulit tayo. Checkin na lang natin ang Windows Remote Management. Yang anim na yan. So kung na-checkan na po natin ang lahat ng box, paalala, huwag na lang po natin iintindihin ang iba. Ang importante, yung mga na-perform na binanggit ko. After natin machikan yon, we're gonna to do on the right side portion, I have the button to select the OK button. I-click natin yon. Now, ang gagawin po natin after the allow an app or feature, we will proceed on the fourth layer, the third Windows Firewall on or off. I-select po natin yan. Under the Windows Firewall, paalala, mahalaga mananatili naka-turn on ang ating Windows Firewall. Turn on and turn on. May pagkakataon nga rin po sa scenario ng assessor o ni trainer, tine-turn off nila. Subukan natin. Turn off and turn off. Kapag tine-turn off natin, pangsamantala i-click natin ang OK button, tignan natin ang kalalabasan o mangyayari. As you can see, nagkaroon siya ng red mark at nagkaroon ng symbol na error icon. It means naka-turn off ang ating Windows Firewall. Samantala, babalikan ulit natin ang turn Windows Firewall on or off, and then we're gonna click the turn on. Babalik na natin sa dati naka-turn on and select OK button. Bakit nga po pala? Kaya po natin tina-turn on to make secured our computer against from threats or in any malware. Especially, kaya nga po sinabing Windows Firewall is to protect our computer, especially ito ay may relation at connected to the internet connection. Yun po ang isa sa trabaho ng Windows Firewall. At the same time, isa rin po sa pinangangalagaan at ginagawa sa industry. Now, kung naka-turn on naman po, after the turn Windows Firewall on or off, doon naman po tayo sa pinakababa. May mababasa po tayo na Network and Sharing Center located on the left lower corner portion. Select natin ang Network and Sharing Center, and then we're gonna to do is to select the third layer, Change Advanced Sharing Settings. Select po natin yan. Here in Advanced Sharing Settings, we will gonna to do under the private, expand ko lang to, under the network discovery, we will click the first radio button, turn on network discovery. Under the file and printer sharing, turn on file and printer sharing lang po. Under the home group connection, naka-allow rin po siya. After that, scroll down tayo, i-expand natin ang guest or public current profile. Naka-turn on din po ang ating network discovery. Naka-turn on din ang file and printer sharing. Scroll down, proceed naman tayo sa ating all network, sa public folder sharing, nakaselect lang rin sa turn on, sa ating file sharing connection, nakaselect lang rin sa use 128-bit, yung unang radio button, at paalala po, bukod tanging under the password protected sharing, nakaselect lang po sa turn off, password protected sharing. I-click lang natin ang save changes button. Uulitin ko po, lahat naka-turn on, liban lang po sa password protected sharing na naka-turn off. Edi sir, unsecured. Hindi naman po. Magpapatuloy naman po tayo sa pagpo-progress para sa configuration ng ating computer client and computer server. Pagkatapos natin i-perform, susunod naman po tayo sa ating DOS command. In our key command or shortcut key, Windows logo R or Windows R, in run, we'll gonna type services .nfc. Enter. After natin i-type ang services.nfc sa ating run, now, ang gagawin naman po natin, mag-scroll down po tayo, mag-focus po tayo sa letter F, as in Franklin. At i-select po natin, guys, ang function discovery resource publication. Ito po siya. Para mabasa nyo ng buo, as you can see in our display monitor, itinapat ko dito ang cursor ng mouse sa pagitan ng name at description para i-expand at mabasa na kabuuan. Pagka-select po ng Function Discovery Resource Publication or the FDRP, right-click, Properties.
And then under the start up type from manual, isa-select natin na automatic. And then, isa-select natin ang button ng start. May magpa-pop up, magko-configured. Pagkatapos, iselect natin sa lower portion ang apply button on the right side and okay button on the center. After naman po ni FDRP, susunod naman po tayo kay SSGP Discovery. Letter S as in snake. Para di kayo malilito, alphabetical po yun. Yan. Iselect naman po natin si SSGP Discovery and then right-click properties. Under the startup type from manual na naka-drop down siya, iselect po natin ng automatic and then select the apply button in the lower right corner portion and select OK button on the center lower portion. After ni SSDP Discovery, ang susunod naman po ay letter U as in umbrella. Iseselect naman po natin si UTNDP device host. Right click properties. From startup type, iseselect lang po natin ang manual into automatic. After natin ma-select sa automatic, under the services status, iselect natin ang start button, apply button located on the lower right corner portion, and select OK button on the center portion. After natin ma-perform under the services NFC ang ating FDRP, SSDP Discovery at UNP NDP device host, ipoklose lang po natin. Same procedure ang gagawin natin sa ating computer server. On our computer server, on our internet icon located on the system tray on the right side, right click Open Network and Sharing Center, and then on the left side, on the lower level, iselect natin ang text word na Windows Firewall, and then mag-focus muna po tayo sa second layer, allow an app or feature through Windows Firewall. Ang proseso po nito ay kagaya lamang kanina kay Windows Client. Now, we're gonna to do, as you can see guys, unhide na po ang ating box. Kaya pwede na po tayong Romecta mag-check. Ang che-checkan po natin, si File and Printer Sharing. Checkan natin ang tact ng box na yan. After File Printer Sharing, Net Logon Service, Network Discovery, nakakatatlo na po tayo. Ika-apat, Remote Desktop. Scroll down. Ika-lima, Windows Firewall Remote Management. At ang huli na ika-anim ay ang Windows Remote Management. Since tapos na po natin checkan, ang anim, palala. Bakit po natin kailangan checkan ang anim na yun? Una, sinelect natin ang file printer sharing sapagkat isa po siya para sa pag-enable ng communication or enable to communicate the computer into another computer. Samantala, sinelect rin po natin syempre guys si Net Logon Service. Sapagkat ang Net Logon Service, ang trabaho niya ay siya yung nagba-validate or to validate or authenticate the user's device in a domain. Therefore, magkakaroon tayo ng relation for the domain. Now, sinelect rin natin ang Network Discovery. Ano naman po ang trabaho ng Network Discovery? This is to connect and to interact with each other or into another computer. And then, sinelect rin po natin ang Remote Desktop. Samantala, ang remote desktop naman is to allow the user to connect the computer to another. And then, sinelect na rin po natin syempre ang Windows Firewall Remote Management. Sapagkat siya naman po ang tumatrabaho is to allow, pinapayagan niya, is to allow the hardware and the operating system from different vendor to interoperate. And then last but not the least, sinelect po natin ang Windows Remote Management sapagkat siya naman po ang nag-e-enhance or what we call to improve the hardware management in a network environment for the computer device of the operating system. Yun po ang trabaho bakit kasama po sila sa ating configuration under Windows Firewall. We were gonna to do is to select the OK button. After po natin mag-focus sa second layer, magpo-proceed naman po tayo sa fourth layer for the turn Windows Firewall on or off. Select natin yan. Ganun din po. Kailangan nakaselect pa rin tayo sa turn on to make it secured ang ating Windows Firewall. But again, this is optional na rin. Depende sa perform na pinapagawa ni Assessor or ni Trainer. However, by the standard, naka-turn on lang po tayo. Click OK button. And then after that, mag-focus naman po tayo on the lower portion. On the left side, i-click po natin
ang Network and Sharing Center. Pagka-select ng Network and Sharing Center, under the Change Advanced Sharing Settings, i-select natin yan. On the third corner or third layer, on this portion, like the procedure of client, ita-turn on natin lahat. Label lang sa password protected sharing na naka-turn off. Under Network Discovery for the private, i-turn on natin. File and printer sharing, naka-turn on na siya. Under the guest or public, for Network Discovery, turn on. For file and printer sharing, turn on. Naka-turn on na siya. Under the All Network, sa public folder sharing, isa-select natin ang turn on. Kagaya ng sinabi ulitin ko lang, under the password protected sharing, bukod kami, naka-turn off. Save changes button. After that, magpo-proceed naman po tayo sa ating services.msc. In our shortcut keyboard, Windows R or open VRAN, and then type services.msc. Enter. Ganun din po ang gagawin po natin dito. Isa-select muna po natin syempre ang unang-una, letter F. Scroll down tayo. Iselect po natin ang Function Discovery Resource Publication. Right-click and Properties. From Startup Manual to Automatic, click Start button and then Apply button, OK button. After the FDRP, and then after that, iselect naman po natin ang SSBP Discovery. Letter F. Pagka-highlight, i-right-click, Properties. Para start up, naka-disable siya, ilipat natin na automatic, apply button, start button, and okay button. And last but not the least, yung ikatlong layer naman, isa-select naman po natin ang letter U, the UP MDP device host. Highlight, right click, properties. From start up type, naka-disable, change to automatic, apply button, start button, and OK button. Well done! Ngayon, ang gagawin naman po natin para sa pagpapatuloy ng ating configuration ng Windows Firewall, magpe-perform naman po tayo ng setting up static IP address of our computer server. Now, let's proceed. In our computer server, on the taskbar on the right side of system tray, itapat ang cursor ng mouse, i-right-click natin, i-select ang Open and Network Sharing Center. On the third layer on the left side, select the Change Adapter Settings. On the Ethernet, mag-right-click po tayo and Properties. And then, i-uncheck po natin ang box ng Internet Protocol Version 6 na TCP/IPv6. Itapat ang cursor ng mouse doon sa loob ng box at tanggalin o pindutin para mag-uncheck. And then, select natin o pindutin natin mismo ang word na Internet Protocol Version 4 na TCP/IPv4. Highlight natin. I-select natin ang Properties button. Paalala, intindihin po natin maigi. Gagawin na po natin static ang IP ng ating computer server. Ngunit para mas maintindihan, meron lang muna po akong discussion. Magbubukas po tayo ng DOS command. Windows R, shortcut key for keyboard, and type CMD. Makinig po maigi. On our DOS command, I will gonna type the IP config. Enter button. IP config meaning for the Internet Protocol Configuration. As you can see guys, from the link local IPv4 address, may naka-indicate na IP version 6. And the IP version address nakalagay dito 192.168.67.128. Under the subnet mask, tandaan po natin ang digit na 255.255.255.0 at ang default gateway ay 192.168.67.2. Ang IPv4 address, siya ang kinikilala nating IP ng ating computer. Kaya naman, pansamantala sa ngayon, ang IP ng ating computer server mismo dito ay dynamic sapagkat ang nagpo-provide ng IP ay mismo router. Kaya ang gagawin po natin, sa pagpapatuloy na ating discussion, babalik po tayo sa Internet Protocol Version 4. Nakaselect po siya sa Obtain an IP Address Automatically. Ibig sabihin, ang IP na nare-receive ng ating computer server ay dynamic sapagkat naka-obtain. It means automatic. Kagaya po ng sinabi ko kanina, yung tayo ay nag-DOS command, ang natatanggap na IP address, the IPv4 address of our computer server,
in 67.128. Ang 128 ay nanggaling sa ating router. Kaya naman, balik-ulit tayo dito. From obtain an IP address automatically, we will gonna to do is to select the second wager button. Use the following IP address. Bakit po? Magsusimula na po tayo mag-create ng static IP address. Therefore, magbibigay na po tayo ng sarili at permanenteng IP ng ating computer server. On use the following IP address, under the IP address, inside of this, merong text box. Maglalagay tayo ng IP address sa first octet, second octet, third octet, at fourth octet. On the IP address, we'll gonna type is 192.168. At ang ating third octet ay 67. Bakit po? Yung ako po ay nag-configure ng router, ang ginawa kong IP address na third octet ay 67. Sapagkat sa workstation area, ako ay pang number 7. Kumbaga, 61, 62, 63, hanggang sa makarating ng 67. At ang fourth octet na ilalagay ko ay .5. Saan po nanggaling ng 5? Nanggaling po ito sa IP address na binigay ko. Sapagkat ang available IP address na pwede nating kunin at ilagay, start from 0 to 254. From 0 to 254. Meaning to say, kapag kinompute natin lahat yun, lumalabas 255 ang ating IP address na pwede natin gamitin. Kaya ang pinili ko ay .5. Samantala, pag sinelect ko ang subnet mask, automatic may mag-a-atter po dyan. Tandaan po natin ang 255.255.0. Samantala sa default gateway, ang ilalagay kong default gateway, the IP address is 192.168.67. Ang port octet ay .2. Bakit po .2? Kagaya po nung sinabi ko, yung ako ay nag-configure ng aking router, nagbigay po ko ng default gateway ng router. At ang binigay ko, 67.2. Kaya kung papansinin ninyo sa DOSCOMAT guys, under the default gateway, 67.2. Kusunod naman, mag-focus po tayo sa use the following DNS server addresses sa pinakababa. Meron po doon preferred DNS server. Ang ilalagay po nating IP address ay 192.168.67.5. Bakit po .5? Sapagkat ang nire-require sa preferred DNS server ay yung IP address na nilagay natin dito. Yung IP ng ating computer server. After that, we will click the OK button. Close button on the right side. And then, don't forget guys, in every time we change, update, or edit, or something na ginawa sa IP address on the internet connection or the ethernet, mag-right-click tayo, disable, and right-click, enable. Bakit po? To refresh and update the IP address. Now, after natin mag-disable, enable, babalik po tayo sa DOS command. Ito po yung kanina. We're gonna to do is to type again the IP config. And let's observe and compare kung may changes. Enter. As you can see guys, kanina may version 6. Ngayon, wala na. Kanina ang version 4 na IP address ay 192.168.67.128. Ngayon, 192.168.67.5. Kung kanina, naka-dynamic, ngayon ang IP address natin ay ganap ng static IP address. Samantala, walang nagbago sa default gateway. Mananatiling 67.2. Ganun lang po mag-configure para mag-set up ng static IP address sa computer server. Well done! Ngayon naman guys, ang topic natin for today's video is all about peer-to-peer. Ipi-peer ni server si client at ipi-peer ni client si server. Dahil nasa server na ako, ang gagawin ko po lang, in our keyboard, shortcut key, Windows R, type CMD, ita-type po natin IP config.
enter para ma-identify natin ulit kung ano yung IP address ng ating computer server. Ito siya. Ganun din ang gagawin natin sa computer client. Windows R. I-type natin on run yung CMD. Enter. On the dash naman, ang gagawin lang po natin, itatype lang din natin ang IP config. Enter. Yan. As you can see guys, ang IP version per address na natatanggap ng ating computer client ay 192.168.67.129. Paalala, laging tandaan ang first octet at second octet IP address. Hindi po nagbabago yan. Samantala ang third octet, ito po ay depende sa situation na ibinibigay na IP address. At ang ating fourth octet na 129, ang nagpo-provide dito ay ang ating router. Kaya naman, ang gagawin ko po, dahil na-identify ko na ang IP address ng ating computer client, dahil sa computer client na po ako, susimulan ko munang unahin ito. Itatype ko lang guys, ping, or P-I-N-G, space bar button, type the IP address of your computer client. The IPv4, 192.168.67.129. Kaya po importante, nag-IP config tayo para hindi tayo malito, lalo-lalo na kung tinatandaan natin ang mga IP address. Enter button. As you can see, nagpiping siya. Kailangan ang resulta ay 0%. Kapag 0%, it means ang replay niya ay stable. Therefore, ang IP address natin ay good. Very good. 0% stable. Kaya naman, ganun din ang gagawin natin sa computer server. I-type natin ping or P-I-N-G space bar button and then the IP address of our computer server. 192.168.67.5. Enter button. Kailangan din ang result ay 0%. Very good. It's stable. Ang gagawin naman po natin, ipiping ni computer server ang IP address ni computer client. Vice versa. Dahil kay client na tayo ngayon, itatype ko ulit, ping space 192.168.67.5 sapagkat ang IP ng ating computer server ay .5. Kaya kung titignan natin ang computer server, nakalagay dito .5. Balikan ang computer client, i-enter natin. Kailangan ang ping replay niya ay 0% din. Paano naman po kung hindi stable? Magkakaroon po na appear na ang percentage na nalabas ay 100% loss. Ngunit dito sa ating pineperform ay stable. 0%. Very good. Napicture niya. Puntahan naman natin ang ating computer server, ping space 192.168.67.129. Sapagkat ang IP ng ating computer client ay 129. Enter. Very good. Stable din. 0%. Ibig sabihin, nakikita naman ni computer server ang IP ni client. At ang huling peer-to-peer na gagawin naman po natin, ipi-peer-to-peer naman natin sila in network. Dahil nasa server na ako, on the system tray, on the taskbar located on the lower portion, i-select natin ang File Explorer or Windows E for the shortcut key. And then, on the left side, i-select po natin on lower portion ang network. Under the network, kailangan mag-appear the server at si client. Sino po pala si Ginoo Paul? Ito po yung another workstation client ko. Pero huwag na lang po natin pansinin. As you can see guys, the server at si client ay nagkikita sa ating computer server. Samantala, puntahan natin ang computer client. Ganun din. In our computer client, shortcut key Windows E. And then on the left side, in the lower portion, i-select natin ang network. Yan, nakikita si client at si server. Under the network of our computer client, Windows 10. Nag-peer-to-peer si client at si server sa pamamagitan ng network ni client at network ni server at sa ping ni server
at Shopee ni client. Well done! Kaya naman, ganun lang po mag-configure sa COC2 ng Windows Firewall. At dito na nga nagtatapos ang COC2. Kasunod po nito ay ang COC3 para sa setup computer server. Hangad ko sa video na to ay may natutunan kayo at hangad ko lahat kayo ay makapasa. Once again, I'm Sir Michael Puji Buraga, your National Tibet Trainer. Have a great day, everyone! Bye-bye!